May nag-send sa akin itong picture na to at tinatanong kung pwede daw ba ang ganitong paraan na pinag-install ng tiles. So basically, ang ginawa nila dito, nag-install sila ng bagong tiles na nakapatong sa dati o lumang tiles. So let's see kung pwede nga ba ang ganitong paraan. Pero bago yan, discuss lang muna natin kung gaano ba kadali at kabilis mag-estimate ng tiles na kailangan mo para sa wall o flooring. Alright, so let's say for example, itong pader na to. Bilangin natin kung ilan yung tiles, tile adhesive, at tile grout na kailangan natin para sa pader na to. Gawin natin yan in 3 easy steps. First, kunin natin yung area ng pader na lalagyan natin ng tiles. Para makuha yung area ng pader, i-multiply lang natin itong haba ng pader na 3.15 meters times yung height ng pader na 3 meters. So that's equals to 9.45 square meter. So yan yung first step. Second step, kunin naman natin yung area ng isang pirasong tile na gagamitin natin. So dito gumamit kami ng 600 by 600 na sukat ng tiles. I-convert lang natin yung mm o millimeter sa meter. Para magawa yon, divide lang natin yung length at height ng tile sa 1,000. That's 0.6 meter by 0.6 meter. So area ng tile is equals to, i-multiply lang ulit natin itong length ng tiles na 0.6 meter times yung height na 0.6 meter. So that is equal to 0.36 square meter. Then yung third and final step, para makuha natin yung total na bilang ng tiles, i-divide lang natin yung na-compute natin na area ng pader sa area ng tile na gagamitin natin. So number of tiles is equals to area ng pader na 9.45 square meter divided by area ng isang pirasong tile na 0.36 square meter. That is equals to 26.25 pieces. Gawin na natin 27 pieces dahil di naman tayo makakabili ng 0.25 pieces na tile. So 27 pieces ang kailangan nating tile para dito sa pader na to. So process ng installation, possible na may ma-damage sa 27 pieces na yan. Kaya magdagdag tayo ng 10% bilang factor of safety at for maintenance purposes na din. Ang 10% ng 27 ay 2.7 pieces. Or, round up na natin sa 3 pieces. Kaya ang total na bilang ng bibilhin nating tiles ay 27 plus 3. That is equals to 30 pieces. Alright, ganun lang kasimple. Number of tiles is equals to area ng pader na lalagyan ng tile, divide mo lang sa area ng tile na gagamitin mo. Let's say for example, ang gagamitin mo naman ay 300 by 300 mm na tile. So step 1, kunin mo yung area ng pader na lalagyan mo ng tiles. Na-compute na natin yan, that's 9.45 square meter. Step 2, kunin ang area ng tile na gagamitin. Again, i-convert mo lang ulit itong millimeter sa meter. That's 0.3 meter by 0.3 meter. So area ng tile, 0.3 times 0.3, that is equals to 0.09 square meter. Step 3 or final step, number of tiles is equals to 9.45 divided by 0.09, that is equals to 105 pieces. Magdagdag lang ulit tayo ng 10% bilang factor of safety at for maintenance purposes. So ang 10% ng 105 ay 10.5 pieces or 11 pieces. Kaya ang total number of tiles na kailangan mong bilhin is equals to 116 pieces. Parehas ang proseso ng pag-estimate ng tile sa pader at tile sa flooring. Ganun lang kadali, ganun lang kabilis. Para naman sa tile adhesive na kailangan natin para sa pag-i-install ng tile sa pader, gagamit tayo dito ng heavy duty tile adhesive. And pag ganitong malalaki yung sizes ng tiles, yung isang bag ng tile adhesive na 25 kilogram
Ang coverage niyan ay nasa 3 square meter per bag. Kaya para makompute kung ilang bags ng tile adhesive yung kailangan natin, i-divide lang natin itong area ng pader na 9.45 square meter sa coverage ng isang bag ng tile adhesive divided by 3. So that's 3.15 bags. Gawin na nating 4 bags. Kung para naman sa flooring, bukod sa dry pack na 1:3 ang mixture, gamit din tayo dito ng ordinary tile adhesive. Ang coverage naman yan per bag ay nasa 5 square meter. So for example, yung area ng flooring ng kwarto o ng bahay nyo ay 40 square meter. Para makuha kung ilang bags ng tile adhesive ang kailangan mo, divide lang natin itong area ng flooring na 40 square meter sa coverage ng ordinary tile adhesive divided by 5. So kailangan mo ng 8 bags of ordinary tile adhesive. Para naman sa tile grout ay yung nilalagay sa pagitan ng tiles. 2 kg per bag. So maliit lang siya. Pero usually ang coverage niyan ay nasa 4 to 5 square meter. So depende kung gaano kaluwang yung gap mo sa tiles. Para sa tile grout ng wall tiles o kaya floor tiles, gamitin natin tong 4 square meter na coverage. Alright, balik tayo dito sa pader. So para makuha kung ilang bag ng tile grout ang kailangan, i-divide lang ulit natin yung area ng pader na 9.45 square meter. Divide natin sa coverage area ng isang bag ng tile grout. Divided by 4, so that's 2.36 or 3 bags naman ang kailangan nating tile grout. I-summarize lang natin yung mga na-compute natin. So para sa pader na may sukat na 3.15 by 3 meters o may area na 9.45 square meter, gamit ang 600 by 600 mm na tiles, number of tiles ay 30 pieces, number of bags ng heavy duty tile adhesive, 4 bags, and number of bags ng tile grout is 3 bags. Ganun lang kadali. Paulit-ulit lang yung proseso. So pag nasanay ka na mag-compute, napakabilis na lang yan. Alright! Balik tayo dito sa picture. So ang main issue dito ay kung kakapit nga ba itong bagong install na tiles na dinikit sa dati o lumang tiles. Sa pag-i-install ng wall tiles, para masigurado na matibay yung pagkaka-install ng tiles sa pader, of course, kailangan mo na maganda at matibay na quality ng tile adhesive na gagamitin. At bukod dyan, malaking factor din yung substrate ng pader na lalagyan mo ng tiles. Substrate or yung surface ng pader. So kailangan rough ang substrate mo para mas kumapit yung tile adhesive. And meron mga pagkakataon or cases na napinturahan na yung pader pero nag-change plan. Instead na pintura ang finish, gusto nang lagyan ng tiles. So ang ginagawa pag ganyang case, dahil makinis yung surface ng pader na napinturahan, para makapag-install lang tiles, sinisinsel yung pinturadong pader tulad nito para lang kumapit yung tile adhesive. So kung ikukumpara natin yung surface ng pinturadong pader versus itong surface ng tiles na dinikitan ng bagong tiles, we can say na hindi sila nagkakalayo and probably mas makinis pa itong surface ng tiles. So isang remedyo sana na ginawa dito, since makinis yung surface na itong lumang tiles, so sana bago sila nag-install ng bagong tiles, sininsel o kaya nag-grind muna dapat sa surface ng lumang tiles para at least may rough portion yung bagong substrate para mas kumapit yung kanilang tile adhesive. Pero as you see, kumapit pa din naman yung tile adhesive nila dito. Pero hindi lang natin sure kung hanggang kailan. Dahil kahit konting vibration lang yung mararamdaman ng bagong install na tiles, malaki ang chance na bumitaw agad yan. And the best way na ginawa sana nila dito ay tinanggal muna lahat yung lumang tiles dahil mabilis lang naman tanggalin yan bago sila nagkabit ng panibagong tiles para siguradong magtagal yung tiles nila. Kaya ito, this is a no for me.
Kung may inputs ka regarding dito sa pagkaka-install ng tiles, please comment down below para sabay tayong matuto pa. Alright! Hanggang dito na lang muna tayo. See you next time!